Bago tayo mag-umpisa, mga chow, shoutout muna kina Lawrence Matranas at kay Ronald Barbosidad. Walito nga si Davis Calvin Abueva ay masaya nga sa kinalalagyan niya ngayon sa Magnolia sapagkat isa siya sa pinagkakatiwalaan ni Coach Chito Victolero at syempre ng management. At dahil nga dyan, mga chong, halos walang pahinga itong si Calvin tuwing may laro ang kanyang kupunan. Well, ayon pa kay Calvin Abueva, masaya siya sa walang sawa na suporta at pagtitiwala na ipinibigay sa kanya simula nung dumating siya sa Magnolia. Kaya naman gusto niyang suklian na magandang performance palagi ang kanyang kupunan every time na may games ito, especially ngayong quarterfinals. Dagdag pa ni Calvin, mga chong, umaasa siya na mabibigyan niya ng magandang laban ang kanyang kupunan ngayong quarterfinals at hopefully makabante ng semis hanggang finals. Ibang balita, punta naman tayo kay Gilas Pilipinas head coach na si Coach Jot Reyes na busy ngayon sa kanyang tungkulin bilang mentor ng national team. Kaya naman marami ang nagtatanong kung may balak pa ba itong i-take over pansamantala ang head coach position ng TNT ngayong playoff rounds. Well, ayon pa kay Coach Jot Reyes, wala siyang balak na i-take over ang coaching position ng TNT Tropang Giga dahil pinapabayan niya ang trabaho kay head coach Jojo Lastimosa. Kaya kahit manalo o matalo ang TNT, si Coach Jolas na ang bahala sa kupunan. Dagdag pa ni Coach Jot Reyes, ang pinofocus niya ngayon ay ang Gilas Pilipinas. At pagdating sa pagbabalik niya bilang head coach ng TNT, ay namin neto na nakadepende ang lahat sa tawag at desisyon ng management. Ang uli sa ating balita, mga chong, patungkol naman sa resident import ng Barangay Nebra San Miguel na si Justin Brownlee na excited sa kanyang pag-aarap muli kay Cameron Clark ng San Miguel Beermen na import dati ng NLEX Road Warriors na tinalo naman ng Barangay Nebra. Well, ayon pa kay Justin Brownlee, alam niyang gustong makabawi netong si Cameron Clark sa Barangay Nebra ngayong semifinals. Kaya naman bilang import ng Gin Kings ay gusto niyang i-match ang intensity ng Beermen upang hindi sila madeado sa simula pa lang ng laban dahil mahirap na ngang humabol sa later period ng laban. Dagdag pa ni Brownlee, bawat panalo ay malaga para sa kanila kaya gagawin niya ang kanyang best upang maging competitive. Well, mga chong, hanggang dito na lang ang ating balitang PBA at syempre huwag kalimutan mag-subscribe at i-like itong video bilang pag-suporta. So this is Channel B once again. I'm out.